Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Ano ba ang mata ninyo sa bahay ng amo ninyo? Guys, pag ganito ang CCTV sa bahay ng amo ninyo, mag-ingat kayo guys dahil may translator siya. Ito ang CCTV dito sa bahay ng amo namin guys. Kapag nagsalita kayo ng Tagalog, automatic yan na matranslate sa English. Dahil ang CCTV na ganito guys, ang kamera ng amo ninyo sa loob ng bahay, kailangan mag-ingat kayo guys dahil nakakunik yan sa cellphone nila guys. Na kapag nagsalita kayo ay automatic yan na marinig nila kahit na Tagalog ang salita ninyo guys, ma-translate yan kaagad sa English. Automatic yan na ma-translate sa English, kaya pag ganito ang kamera sa bahay ng amo ninyo guys, kailangan mag-ingat kayo guys, mag-ingat kayo sa ganitong klaseng kamera. May translator siya at saka may audio siya guys. Ang makikita ang loob ng bahay dito sa bahay ng amo namin guys, mayroon sa kusina, mayroon sa kwarto ng amo namin, at mayroon sa salas guys. Kaya ingat na ingat kami, pero magaling itong kasama ko guys. Magaling ang kasama ko guys dahil tinatanggal yan guys sa saksak. Tinatanggal niya ang nakasaksak sa likod guys na nakakunik sa CCTV guys. Tinatanggal na kaya pwede kaming magsalita ng kahit ano guys. Ang kasama ko guys, ang lakas-lakas ng boses. Hindi siya natatakot. So, bakit hindi ka natatakot? Ah, wala yan, sabi niya. Kaya pala guys, nung tingnan ko, wala na palang saksak sa likod. Ah, pa-wise lang yan guys. Pero pag ganito talaga guys ang CCTV ng amo ninyo, kamera sa bahay ng amo ninyo guys, mag-ingat kayo guys dahil nakakonek yan sa cellphone ng ating mga amo guys. Na kahit saan sila pumupunta ay nakakonek yan, kahit na pupunta sila sa ibang bansa, nakakonek yan guys sa cellphone nila. Dahil makikita nila yan lahat ng galaw sa loob ng bahay. Kahit magsalita kayo ng kami ng kasama ko, halimbawa magsalita kami ng Tagalog, automatic yan na matranslate sa English guys. Kaya ingat-ingat tayo guys pag ganito ang kamera sa bahay ng amo natin. Sa unang amo ko guys, ang kamera ng amo ko ay ganito guys, ang kamera ng amo ko, sa dating amo ko guys, ganito ang kamera niya. Pag alam ko yan guys, kapag tinitingnan na nila ako sa CCTV sa cellphone nila guys, dahil umiikot yan bilog na yan sa ibabaw, umiikot yan. At tinitingnan ang loob ng bahay, umiikot yan hanggang sa matingnan ang loob ng bahay kung saan ako. Halimbawa, nagbabantay ako ng bata sa sala. Binabantayan ko yung bata. Minomonitor nila ako guys, may audio siya, at pwede nila akong tawagan sa camera na yan guys. Noong bago pa lang ako doon, nako, nag-uusap kami ng pinsan ko, nagkukwentuhan kami dahil pagpunta ko dito, ngayon lang kami nagkita ng pinsan kong yan eh. Kaya nagpintuhan kami, nako, ang saya ng pintuhan namin habang nagbabantay kami ng alaga kong bata. Nako, tumawag yung amo namin sa camera. Tapos tinanong kami kung kumusta daw ang bata. nakikita na nila sa kamera ang bata nakikita na nila sa cellphone nila magtanong pa kung kumusta ang bata siguro naingayan sila sa amin ng pinsan ko, kaya tumawag sila sa telepono. Pag ganito guys ang klase ng kamera sa bahay ng amo ninyo, pwede kayo matawagan ng amo ninyo sa kamera na yan, nakakonek yan. Halimbawa, pag lumabas ang amo ko noon,
eh, hindi ako naghahawak ng cellphone doon sa kwarto kong cellphone. Eh, kahit natawag sila ng tawag, hindi ko masagot ang cellphone. Kailangan nila ang requirements ng bata na sa loob ng bag. Kaya tinawagan nila ako sa cellphone, ay sa camera na yan. Diyan kami nag-uusap na picture ko daw ang requirements ng bata, kunin ko daw sa bag picture ko at isend sa kanila. Kaya alam ko na ang kamerang yan ay pwede nilang matawagan at makakonect sa cellphone. Halimbawa, nasa labas sila pag umikot na yan ang kamerang yan, guys. Halimbawa, hindi nila ako makita yun sa loob ng bahay. Umiikot yan siya. Tinitingnan kung saan ako. Minamonitor ako niya ng amo. Kung umiikot yan ang ulo ng kamera na yan. Yung sa ibabaw na yan, umiikot yan. Hanggang pupunta sa likod, ganyan, sa gilid, umiikot yan. Tinitingnan nila kung saan ako. Ang amo ko, nung bago pa lang ako doon, kapag pinapaliguan ko yan ang bata, hindi ko pwede yan, isarado ang banyo noon. Dahil minomonitor pala niya ako sa cellphone kung paano ko paliguan ang bata. Sabi ng pinsan ko, i-open ko lang doon ng konti ang banyo dahil minomonitor ako ng amo ko. Pagkatapos kong paliguan ang bata, minomonitor niya ako sa cellphone niya. Nakaupo lang yan siya sa tabi namin ng bata habang nililinis ko ang mga tinga ng bata, ilong ng bata. Pinapalitan ko yung diaper ng bata, damit ng bata. Pagkatapos maligo, nakahawak lang yan sa cellphone niya. Pag mali ang ano ko, kinokoreksyonan niya. Kaya pala minomonitor niya ako. Nakatingin lang siya sa cellphone niya. Akala ko hindi niya kami tinitingnan. Kaya pala doon niya kami tinitingnan sa cellphone. Doon niya kami ng bata tinitingnan sa cellphone kung tama ang ginagawa ko. Halimbawa, hindi siya kontento sa paglinis ko ng tinga ng bata. Ayan, kinokoreksyonan niya ako. Doon ko nalaman na ang kamerang yan, kapag minomonitor niya ako, nakatingin siya sa cellphone niya. Alam ko na yan na minomonitor niya ako. Pagkatapos sa umaga yan, kapag naglilinis ako niyan, alam ko na yan kapag minomonitor niya nila ako dahil umiikot yan, umiilaw. Umiilaw ang camera niyan. O kayo guys, ano ang camera sa bahay ng amo ninyo? Mahirap talaga guys pag nakamonitor ka. Kaya ako nasanay ako na kahit wala ang amo ko, nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho ako kahit wala ang amo ko. Nasanay na talaga ako guys na kahit wala ang amo ko, todo trabaho pa rin ako, ginagawa ko ang trabaho ko ng mabuti dahil natatakot ako baka minomonitor nila ako. Kaya ang amo ko ngayon, tiwalang-tiwala yun sa pagtatrabaho ko dahil kahit wala sila, kahit imomonitor nila ako, hindi ako nauupo sa bahay. Nandyan pa na mapapagod ako kapag wala sila dahil natatakot ako na baka sabihin nila hindi ako nagkatrabaho. Kaya pag wala sila, doon ginagawa ko yan lahat kung saan marumi, nililinis ko dahil natatakot ako baka minomonitor nila ako. Ay, nakaupo lang ha, ganito. Kaya rin siguro nagustuhan ako ng dating amo ko dahil kahit nawala sila, nagkatrabaho ako dahil takot ako na makikita nila ako sa camera na nakaupo o kaya wala ako doon sa loob ng bahay. Natakot ako na nandoon ako sa kwarto. Siyempre sa kwarto hindi na nila ako makita doon. Hindi na nila ako makita sa camera. Makita lang nila ako sa camera pag doon ako sa talas, sa banyo nila, naglilinis. O kaya doon sa mga kwarto doon nakakonect din lahat sa cellphone nila. Kaya mag-ingat tayo guys sa bahay ng amo natin. Akala natin hindi nila tayo tinitingnan pero nakita pala yan sa camera ang lahat ng kilos natin sa loob ng bahay. Iba't ibang klase ang mga camera guys. Mayroong sabi nila parang pin lang daw siya na ikakabit nila kung saan. Mayroong parang bumbilya lang siya, parang ilaw lang siya na pero may camera pala yun. Kaya hindi natin alam kung minsan na nakamonitor pala tayo, may camera pala sa loob ng bahay ng amo natin. Kaya ingat-ingat tayo guys, hindi tayo pwede na
na gagawa ng kung ano na matulog-tulog sa loob ng bahay ng amo kung may kamera, kung kagaya niyan kamera namin. Kung hindi malakas ang loob mo yan na alisin yung saksak niya, nako, naka-monitor kami dito, guys. Naka-monitor lahat ng kilos namin dito. Kaya mahirap, guys, pag may CCTV sa bahay ng amo. Kaya marami akong mga kaibigan na sabi nila, ayaw ko dyan sa Hong Kong dahil naka-monitor ang mga kilos mo, kung anong kilos mo sa loob ng bahay. Pero hindi naman lahat, guys, may camera, hindi naman lahat may CCTV sa loob ng bahay. Dahil ang sa pinsan ko, wala namang CCTV doon sa bahay ng amo niya. Malaki niya yung bahay ng amo niya, may taas siya at saka baba. Mayaman ang amo niya, pero hindi naman gumagamit ng CCTV dahil yun siguro may, kapag may tiwala sila siguro sa mga katulong nila, at saka kapag maganda siguro ang sa loobin nila sa kapwa nila tao, siguro kung alam naman nila na maganda ang ugali nila, na hindi naman gagawa ng kung anong kalukuhan ang katulong dahil maganda naman ang pinapakita nila. Kaya siguro may tiwala sila sa sarili nila at may tiwala din sila sa katulong nila dahil maganda ang pinapakita nila, maganda ang saloobin nila sa katulong nila. Kaya yan siguro hindi sila nagpapakabit ng ganun, ng CCTV sa loob ng bahay. Oh, sa inyo, guys, ano ang mata sa bahay ng amo ninyo? Kaya mag-ingat lang tayo, guys, sa mga kilos na tayong gagawa ng kung anong mga kalokohan sa loob ng bahay natin, dahil baka may mata din na nakatingin sa atin. Sige, guys, yan lang ang tip ko sa inyo na dapat mag-ingat tayo, kapag lalo na kapag makita natin na may mata sa loob ng bahay ng amo natin. Sige, guys, maraming salamat. Bye-bye.